Yes, hello, good morning mga ka-Afford the Buddies. What a beautiful day po sa mga subscriber po natin na patuloy na sumusuporta. Magandang araw po sa inyo and also sa atin pong mga farm lot lovers po na naghahanap po ng kanilang dream farm lot. Nandito po tayo ngayon sa Tagkawayan, Quezon at nandito mismo po tayo sa entrance ng property mga ka-Afford the Buddies. So napakaganda po nito. Ito po ay isa pong farm lot na Cocoland plus mayroon po siyang palayan mga ka-Afford the Buddies. So another tawag po namin dito sa Quezon po, ang tawag po dito ay tubigan. Bakit po tubigan? Ayan, yung tinuturo po natin dyan, yan po ay inaipunan ng tubig, ano, tubig ulan po, ano, tapos tinataniman po ng mga palay. Then iba pa pong mga vegetations pwede din naman po, like pakwan, melon, ano po, etc. Madami pa pong pwede, mais pwede din pong itanim. So napakaganda po nitong farm lot po na to. At ito po mga ka-Afford the Buddies is nasa 1.3 hectare po ito. And ang the best thing po dito, napakamura po nito mga ka-farm lot. So sa mga naghahanap po ng small cut farm lot, ito na po yung isa sa pwede po natin i-recommenda na property na bagay sa iyo mga ka-farm lot. So ito po, yan po makikita po ninyo, yung niugan po na yan, yan po ay sakop po ng property. Then ito po mismong mga pitak ng palayan, I think nasa lima po ito mga ka-farm lot po. Ano, 5 hanggang 6 na pitak is kasama po ng property po natin. Ano, ito po ay may sariling right of way from the Barangay Road and napakalapit po nito sa National Highway po mga ka-farm lot po natin. So from the Barangay Road, meron po tayong lakad na nasa almost 150 meters po papasok po dito. Ano, so ayan, pakita po natin yung tubigan po natin. Ayan po yung mga pitak ng tubigan para po siyang rice terraces. Ano, napakaganda. So itong area na to, dito po pwede magtayo po ng bahayan. Ano po, sa nyug naman po mga ka-Afford the Buddies, hindi po bababa po ito ng nasa 150 na puno ng nyug. Ano po, lahat po yan may takaran. Ano po, mga nasa almost 8 to 10 years na po itong mga nyugan po dito, mga nyug po dito. Ano, to 15 years. So ang kung makikita po natin, ito yung oras po na mabunga po yung nyug. So ayan po yung isa po ang boundary po natin ng property dito sa upper wing. Ano po, tapos dito po naman yung kabila po natin. Lahat po nang makikita nyo dito ka-Afford the Buddies, nasa gitna po tayo ng property. Ano ho, napakaganda po nito. And also ang advantage po nitong farm lot po natin ito is very affordable po. Nakausap po natin yung may-ari nito at ito po ay pinagbibili po sa napakamurang halaga. So ito po mga ka-Afford the Buddies po natin, ideal po ito dun sa mga naghahanap po ng flatland na farm area. Then at the same time pwede pong gawing tubigan, pagpastula ng mga hayop. Ano po, then also pwedeng gawing poultry, livestock farming po. Maganda po dito. Mayroon po kayong bakahan, kambingan. Ano po, napakaganda po dito. Then at the same time may new gun po. And also po yung tinatawag po nating farm resort po sa mga kababayan po natin na naghahanap po ng investment for agritourism. Ano, so also yung mga gusto po mag-land banking dyan na nag-i-invest po instead of sa banko ng pera. Ano, dito po nilalagay sa mga property. So napakaganda po nito. Entitled property po ito. Ito po ay matured CLOA titled po. Okay, Certificate of Land Ownership Award. Pero ito po ay fully mature na po mga ka-farm lot po natin. Ano ho? So yan, napakamura po nitong property po natin na binibenta po dito. Ano po, may mga ilang fruit bearings po. May langka. Ano po, pero minimal amount po. May puno din na mangga. Ang marami po sa kanya is mga nyug po, mga ka-farm lot po natin. Ano, so averaging po na lang na sabihin na lang natin na nasa 1,000 kabuo na nyug ang nakukuha po dito. Ano, napakadami po niyan mga ka-farm lot. So ito po yung kalsada po, Barangay Road po ito mga ka-Afford the Buddies. At ito po naman yung right of way po natin. So sa right of way, halina at lakarin po natin. Ito pong dinadaanan po natin is lupa po ng kapatid po niya mismo. So yung kapatid po is nagbigay po ng right of way para dun sa lupa ng kapatid po niyan, yung nagbebenta po, yung seller po natin. So ayan, napakaganda po. Ano, so yung mga nagtatanong kung sa right of way ay okay ba, ito po, ideal. So ayan, makikita natin may linya ng kuryente po dito. So ayan, sa water naman po, ang maganda po kasi dito sa Quezon, ano po, mababaw lang po ang tubig.
Ano kaya yung iba po nagdi-deep well, yung iba po ay naglalagay po ng poso. Ano ho? Tapos yung iba naman po ay may mga makapagong paraan po ngayon, yung iba nagso-solar pump na po, mga ka-for the body. So ito po yung right of way po natin papunta doon sa property. Ayan po, tuloy-tuloy lang po yan, medyo nakat lang po yung video natin dyan, pero yan na po mismo yung daanan po papunta doon sa farm po na ating ano po pinofocusan po ngayon, ibinibenta po at sinishare po natin sa mga farm lot lovers po natin at mga naghahanap po ng ideal farm lot. So ito po, ang lapad po nito is nasa around 2.5 meters po ito. Ano po, dun sa mga gusto po na magkaroon ng right of way, mas palapagan para may pasok yung sasakyan, pwedeng po ito kasi matigas yung lupa. Ano po, lalapadan lang po natin ng konti kasi ang pinapadaan po dito yung kalabaw. Ano ho, so daang kalabaw po ito. Pero pasok po dito yung motor. Ano po, kung may ATV din po, pasok na pasok po tayo dito. So ito po mismo yung dinadaanan po natin na right of way. At dyan lang, konti po sa unahan, nandyan na po mismo yung entrance ng property po natin. So, sa mga subscriber pala po natin na patuloy pong sumusubaybay, ano po, at mga nagtatanong po, mga inquiries, ako po yung humihingi ng paumanhin kundi po agad ako nakakasagot kasi there are times, nasa field po tayo, may mga activities po tayo, mga ka-for the bodies. So, sunod-sunod lang po ang transactions po natin, and ako po yung nagpapasalamat po sa mga buyers po natin na talagang nakakaintindi. Ano, grabe po talaga, naghihintay po sila ng response po natin pero andyan pa rin po sila kahit di po agad-agad nakakasagot. Ano, pa sa mga nasasagot ko naman po kaagad, ayan, welcome po kayo sa vlog po natin ngayon. Ano po, basta andyan po yung number po natin sa upper right hand corner po. Ano, just contact us, ano po, para po at least automatically po masagot ko po. Pag hindi ko po, pag tumawag po kayo at di ko po nasagot, iwan lang po kayo ng message. Mag-iwan po kayo ng message, magtanong po kayo doon, then re-responsan ko po kayo. Ito pong portion na to, medyo lumiit na po yung right of way natin, daang tao na lang po. Pero kung padadaanan po ng grader ito at plano pong palawakin talaga totally, pwedeng-pwede, mga ka-for the body. So, ito na po yung entrance ng property. Ito na po yung boundary. Yan. Yan na po yung boundary. So, yan na po yung property po natin na nasa loob kanina. So, ayan mga ka-for the bodies. Ito po yung property po natin at naway nagustuhan po ng marami sa atin. So, tubig okay. Kuryente okay. Ano po? Signal dito sa location okay na okay. May signal po dito. Then, flatland po. May mga mild sloping areas pero hindi po matataas. So ito, napakaganda pong gawa ng building. Ano po, dyan tayo galing kanina. Ano, nandito po tayo ngayon sa labas. Ano po, ano, madami pong right of way po kasi na pwedeng pagdaanan po. So ayan, hanggang sa muli po mga ka-for the bodies, kami po ay nagpapasalamat po sa lahat po ng mga subscriber po natin, followers po natin dito sa YouTube po. Hanggang sa uulitin po, mga ka-farm lot po natin. See you po sa ating next videos. God bless po everyone. Bye-bye.